Hello guys, and welcome to our first episode of our podcast. This is podcast namin is Voice of Experience, and kasama ko yung co-host ko, which is my wife. And discuss namin yung mga experience namin, learnings, and marami pang iba. At saka mga lessons in life na aming naranasan for almost 40 years, my get. So, with topic relationship, business, and life lessons. Yun, diba? So, welcome ko muna ang aking pinakamagandang babae sa buhay ko, ang aking asawa of my wife, Jelly Palaroan. Palakpakan muna tayo dyan. Hello, guys. Good evening. Yes. Good morning. Kung saan man kayo. Hello, good morning. Yeah, welcome to Voice of Experience. Yan. Sa mga makikinig o manonood nito, good morning, good evening, o magandang tanghali. Salamat sa panonood ng aming first podcast. So, if at never, paikinig. Paikinig sa podcast at panonood sa YouTube. So, yung topic natin, my love, or my dearest host, is ano ba yung topic natin? Five don'ts in starting a business. Oh, five don'ts starting a business or entering a business. So, one thing na lahat naman ng Pilipino o lahat ng tao gustong magnegosyo o mga papasok sa negosyo. Kahit ako gusto kong magnegosyo. But sinabi nga na hindi lahat ng tao maging successful sa negosyo or hindi talaga mahilig magnegosyo. Yan, yan. Mm-hmm. And that's the truth. And that's a fact. May nagsasuccess. Maging successful sila. May iba man nagpa-fail. Or iba naman, mediocrity lang. Hanggang dun lang yung kaya ng kanilang kinikita. But naging successful sila sa kanilang negosyo, di ba? So, for me, I'm a real estate broker, a dropshipper, network marketer, seller, and primary call center agent. Yun ang aking line. And still, I'm still selling properties and doing... And ngayon, ano na kami? Social media. And freelancer. Pinasok na lang din lahat. So, yes. So, my wife, ikaw naman, my, yung line mo. Yes, so I'm a formerly call center agent and nag-venture sa network marketing, sa selling, real estate, and then dropshipping, online business, and now in freelancing. Yeah. Yeah. So, I'm a freelancer working at home. So we hustle a lot. Honestly, we hustle a lot talaga through all this year. So we share a lot of failures and success, wins and losses and lessons pagdating sa pagninegosyo at syempre sa buhay din, 'di ba? So yes. So and yan ang i-share namin sa inyong lahat. Yan, sige. Yan. So again, so ang topic is five don'ts in starting a business. So start tayo sa number one. So when you start a business, recommend namin na don't resign. Ayun. Yeah. So very important yan. Kasi marami sa atin nagsimula as employed. So mga nag-work tayo. So syempre darating din sa point na gusto rin natin kumita. So syempre try din natin na mag-business. But yun nga, if you want to start a business, wag muna kayo mag-resign kaagad. Yun yung nangyari sa amin na bad nung nagtatrabaho kami and then we jumped to doing the business. Tapos nag-resign kami. So that's the bad part. Mali yung ginawa namin. It's a mistake to resign so, when we started the business. Yeah, when starting a business or you enter your business, eh, syempre, alam ko, don't be excited. Yeah, don't be excited. Ah, magninegosyo na ako. Alis na ako sa work ko. This is a big mistake sa iba. Misang kakantsawin ko pa ng mga peers mo. Umalis ka na, magnegosyo ka na. No? Para sa grupo, para sa... But you have to think about yourself. You're not being selfish. You need to think a lot kung kakayanin mo ba itong negosyo to. Yeah. Isa na yan. You have
can you sacrifice lot, you never go to any gimmicks or ano yung mga lalabas kayo, magsisini, magta-travel, yung bibili mong gustong gamit, di ba? Siyempre, it's a lot of sacrifice you will do in business. Sometimes you hindi ka mag-boom agad or tataas ang negosyo mo. You will face a lot of uncertainties. Yan. Mm-hmm. So, one of the negosyong pinasok namin is network marketing. So, from the rat race, yeah, our first business was network marketing. Yes, network marketing. So, ano yung rat race? If you read yung Robert Kiyosaki, Rich Dad and Rich Dad Poor Dad, that is a good book if you want to do business. Kung meron kayong mindset, kung mabuild yung mindset mo for sa isang negosyo, you can read books about businesses. But I always inform you guys, yung book is a US settings. Iba yung Philippine settings. So you need to learn about that, guys. Ano yung sinasabi niya sa libro? Pang US settings yun. Kasi Filipino settings is not is different with the US settings. So may konting ideas, but you need to find some information na pang Philippine settings. So kung ano yung pasok sa inyong life, whatever works for you, then that's good. Yes, yung passion mo, syempre, ano yung hiling nyo. Ano lang kami, pumasok lang kami kasi gusto namin yung negosyo. That's the wrong part. We never step back and think about it. Yun. Na-excite kami to the idea of having a business. Yes. And yun nga, nag-resign kami kasi so, nakikita namin dun sa group na sinalian namin na sinasabi nila, hinahype ka na ganito, ganyan, ganito, ikitain mo, ganun. So, para mas mabigay mo yung time dun sa business, it's like they're saying na you need to also focus on your business. So, mas maganda if you resign, parang ganun. Full focus dun sa business, which is very wrong. That's number one na talagang mistake namin. So, we don't recommend that you resign. Kasi yung one of the thing na nag-resign ka sa work, wala na yung income mo. Diba? And yun yung masaklap dun eh. Hindi ka basta-basta mag-resign kung first you don't have the guts. The savings, the money. The emergency funds. Actually, I saved around 150,000 at that time, 150,000, 180,000. Naubos yun. Sa kaka-negosyo, kaka-network marketing. Na-deplete. Tsaka syempre, it's our first business at that time. So, syempre, totally, wala kaming alam sa pagbibusiness, special sa network marketing. So, nung nag-resign kami, talagang naubos yung mga savings. And it's very wrong kasi nga, in running a business, kailangan mo ng pera. So, dapat talaga meron kang stable na income or cash flow, which is yun yung work. So continue still doing your work and then you can start your small business on the side or side hustle. Side hustle muna kasi hindi ka pwedeng being practical lang ba? Yun yung masasabi ko sa inyo, guys. Maging practical muna kayo. Don't jump if wala pa kayong kinikita sa negosyo nyo or kung nakikita nyo may potential yung negosyo nyo. Yun. Mm-hmm. Eh, syempre, okay. Para mo malalaman may potential negosyo mo, syempre, kung wabalik yung capital mo, isa na yun. Kung kumikita na yung business, that's the time na, or kunwari, mapantayan niya yung sinusweldo mo, or nakikita mo talaga nagbo-boom na siya, may cash flow na, umiikot na for, let's say, running in 6 months to 1 year na okay yung business, then you can think of resigning na if nakikita mo na okay na na-vision mo na ito yung projection. So then that's the time that you can resign. Kasi kami on our days before nag-resign kami nang hindi pa nagti-take off yung business as in totally kaka-start lang niya. Talaga. Oo, so from zero. So
That's number one, don'ts in starting a business. Don't resign. Okay? So, number two, move on na tayo sa number two. Is, in number two, is don't use credit card or don't use credit card for or ask money to build other the capital to your business. One of the mistakes ng nag-umisa kami, di ba sa network marketing, they will encourage you to do the OPM. Hindi yung OPM. Yung sinalihan namin na group. Yun na tinuturo nila OPM, other people's money. Hindi Filipino music. So OPM. So other people's money. Kumbaga utang ka sa one thing yung pinaka-observe na tuturo sa iyo. Like kasi it's kind of a sisirain pangalan mo kasi kung uutang ka kasi is a big responsibility doon sa pinag-uutangan mo kasi masisira yung pangalan mo kung hindi mo nabayaran. And secondly is iba yung ano eh, kung hindi mo nabayaran yung utang, may guilty feeling ka kung hindi mo nabayaran yung utang. O mahihiya ka, magtatago ka sa ano. Yun. So, nasira ang yung pangalan namin dyan. Lalo ako sa kaibigan ng father ko, sa mga kakilala. Yan, kumutang kami. Yan yung mistake namin. So when we started yung business namin, ang tinuro sa amin is yun nga, other people's money. So it's either you use your credit card or mangutang ka sa mga friends mo, ganyan, to collect money, which is yun yung mistake namin na sumunod kami at ginawa namin yun. So para kami blind na tagasunod, which is very wrong kasi yun nga, credit card, yes, it can be used for good and also for bad. So yung bad yung nangyari sa amin na umuta kami sa credit card na wala naman kaming pera talaga na pambayad doon. So ang recommend namin, huwag kayong gagamit ng credit card or other people's money kung hindi pa kayo sure doon sa business. Yes. Kasi, kung may cash, kung magbubomba yung business or ano, kung hindi malulubog lang kayo sa utang, tapos masisira yung pangalan nyo sa credit card, ganyan. And especially yun yan, yung masisira yung pangalan sa credit card, masisira yung credit credibility, credit standing, which is yan yung magagamit in the future eh. Mga future investments, like if you want to loan for a house, if you want to loan for a car, or you want to loan for cash in the future. Yes. So magagamit mo yun eh, yung credit line mo. Kaya lang on our part, when we started the business, yun yung mali namin ginawa. Nangutang kami sa credit card. Tag-isa kami. So pareho yung pangalan namin na ano. So yung X. Yung yun naman na nabayaran man natin yun, di ba? Pero yun nga, nabayaran na yun. Nabayaran. Uh-oh. So wala tayong utang. Pero yun nga, we're sharing our mistakes so you can learn from it. So that's the second don't. Don't use credit cards or don't ask people for money. Or tinatawag yung other people's money kung hindi mo kayang paningin. Bayaran. Kasi mahirap kasi hindi ka makapagbayad. And secondly, maraming uncertainty sa negosyo. Yeah. Hindi yan agad boom. Kaya huwag kayong agad-agad na maniniwala na, oh, this is a foolproof. Naniniwala, every negosyo mayroong challenges na harapin. Yeah. Mm-hmm. Because we done it, we face those challenges. Yeah. We felt a lot, but we learned a lot, and we bounce back. You know? Yes. Yung natutunan namin doon. So, fail, kasi natural magkamali ka sa negosyo. Yes. Yan yung mga don'ts na ginawa naming mistake. Oh. And yun nga, because of that, nung nalubog na kami sa utang, and eventually, nung naging financially literate na kami, yun, nabayaran namin yung mga utang namin, kinontak namin yung bank, and then we settled yung aming balance. Then, okay na, na-settle na. So, we already have again our new credit cards. But now, we're wiser and we know na paano siya gamitin sa tama. And yun nga,
Kasi pag ginamit mo sa business yung mangutang ka sa ibang tao, masisira ka eh. So, yung word na utang sa ibang tao, for us ha, kaming mag-asawa, ayaw namin na mangutang or magpautang yon. Yes, yun so, very ano yun eh. So, mas maganda kung mag-start ka sa business, may konti kang puna na sarili mong pera, which is manggagaling yun sa savings mo from your work. So, may advantage din talaga yung work transitioning to starting your business. Yes. So, yun talaga yung mapapayo namin. Don't use credit card. Don't resign. Then second, huwag kang mangutang sa kapital ng negosyo mo. Or never use your credit card. You will use your credit in the future. Kasi nga, pwede mong gawin. Pag may cash ka na talaga. Kasi yun yung tamang paggamit ng credit card eh. Mangutang ka sa bank. Tapos pambayad mo sa marketing mo or sa... Yes. So, pag yung business mo, nag-roll na siya, nag-boom na siya, then that's the time na, oy, okay to ah, for let's say 6 months to 1 year, oy, may cash flow na ako, then that's the time na pwede ka na umutang sa credit card kasi in a month, pwede mo na siyang ibalik. So, pwede mo na siyang paikutin, then that's how to use the credit card wisely in business. Hindi yung mag-start ka ng business, tapos uutang ka without the kasiguraduhan na talaga mababayaran mo, mababaon ka sa utang. So, yun yung mistake namin. Our second don't. Yan. So, let's move on to the third don'ts in starting a business, Develop your business skills. Yan. Ano yung business skills? So, marami ang kasi i-develop sa business skills mo. That is, first is your saving skills, your negotiation skills, your leadership skills, your teamwork skills, at marami pang iba. Hindi ka pwede agad papasok sa negosyo kung wala ka sa mga skills na ito. Lalo na yung financial literacy skills. Literacy. Sa kayo tinatawag. And money management. Money management, tama. Yung risk na andun yung may risk eh. Na kung mag-negosyo ka, may risk talaga na kailangan mong i-take. So, kailangan meron kang risk-taking skills na tinatawag. Diba? Yun nga, it's a third don't. Don't start a business kung hindi pa kayong maalam when it comes to the business na papasukan nyo and kung wala pa kayong knowledge when it comes to financial literacy, money management. Like for example, in money management, like sa salary, mag-start tayo basic sa salary. If you cannot manage a small amount, then how can you manage yung bigger amounts? So from small things of money management, mag-start na kayong matuto of how to budget, how to save your money, your salary. Yon. So money management yon, and then slowly read books about financial literacy. Like we started reading yung kay Robert Kiyosaki, T. Harv Eker. Yon. So kasi it's a business eh. Malaki siyang investment and it involves money. So ang ano namin, mistake namin at that time, excited kami na mag-business pero totally hindi pa masyadong develop yung skills. Yes. Mayroon kasi kung hindi, wala ka pang confidence for your... Oh, yes. Exactly. And I agree. If you do a business or you want to partner a business or to franchise, you have to do due diligence on your business. Doon sa papasok mo negosyo o anong invest mo. Hindi lang yung, sikat, andyan si ganito, andyan si... Na-hype ka. Alam mo yung, di ba, yung kay Luis Manzano, but I'm not against Luis Manzano. Yung flex gasoline na negosyo, maganda ang gas, but ano nangyari? Nagkaroon ng scam, something like that. So, you need to do due diligence on that part kung papasok kayo sa mga ganun bagay. Tsaka, how the business work, like the compensation plan, okay ba siya, ganyan. So, in and outs of the business, so, ang marirecommend namin, before you start the business, talagang aralin muna. You need to make your hands dirty sa negosyo. Hindi ka pwede ikaw lang yung utos. Ito gawin mo, ito gawin mo. No, you need to know paano kumita at paano kumita sila, ano yung hard work na ginagawa ng... Dirty means hard work, ah. No. Hindi dirty na negative, ah. So, dirty, it means focus ka, hands-on. Hands-on ka. Yung, yun ang ibig alam sabihin. Alam mo paano talaga, halimbawa, saan yung produkto mo, ano yung
ano yung ingredients ng produkto mo, ano yung dapat gawin dito, paano na-produce until mabenta, yeah, everything, at mabalik, everything about the business. Everything. A little bit details of your business, kailangan doon alam mo. Kasi para hindi ka rin maloko, di ba? Pati yung mga pricing, pati yung supplier, everything. Mas maganda alam mo. Kasi nga, hindi ka maloloko una, tapos makakapag-adjust ka. Kung alam mo. Ayun. So aside from money management and financial literacy, also you need to prepare yourself sa business. Yung mental state, wherein dapat strong yung mental state mo na yun nga, rejection is part of it, like hindi ka mapanghinaan ng loob, dapat malakas yung loob mo kasi nga magbi-business ka eh. So, huwag ka mahihiya, yung mga ganun, yung mga personal and mental na skills na kailangan. Like for example, syempre business yan, so automatic, you should learn how to sell, you need to talk to a lot of people, to present the product, ganyan. So, maraming skills na pwedeng matutunan na marirecommend namin na aralin nyo muna before you start the business. Okay? Okay. And all right. For that, so, number four, don'ts in don't starting a business. Other people manage your money. Yeah. So, one thing that I learned, I have to manage my own finances. I have to learn the saan napapasok yung ano yung pera sa sales. You know your cash flow, saan pumapasok. Para hindi ka rin maloko. Ito hindi kami nagtiwala rin kami one time na I will handle your investment. Yan, na-scam kami doon. Tapos ikaw pa yung na blame regarding on that same situation na ano. Oo. So ang sakit ngayon kasi ikaw na ngayon nag-invest, ikaw pa yung na parang nawalan yung pinaghirapan. So don't manage by other people. But connected yan sa ano, sa knowing yung money management skills. So money management dapat personal yan. Kayo ang dapat nakakaalam. Kasi pwede ka sa stocks, pwede ka sa bonds, yun yung mga firm, but mga license yun. May mga license, may legalities na pinasukan yung kumpanya yun para maganda ng investment. Kung mismo yung isang tao yung sinasabi na, oy, pass mo tong perang to, tas tataas na, yun yung wrong. After a month, kikita ka ng 30%. Parang Ponzi scheme na tinatawag na. Basta pag too good to be true, ano muna kayo, step back and then, pag-aralan niyo mabuti. Huwag kayong mag-jump agad saan. Nangyari sa amin yan, but tinanggihan ko eh. Kasi, too good to be true na mag-grow ng ganun. But I'm kinakalculate ko, paano eh, talo pa niya time deposit. Talo niya yung stocks, talo niya yung ano, tataas ng ganun, kalaki yung pera. So, it's kind of unrealistic for me. Yun nangyari. Mm-hmm. So, yun ang don't let other people manage your money because it's your hard-earned money. So, dapat kayo ang may hawak niyan, kayo nakakaalam saan nagagastos, saan papasok, and then ano din yung mga nababawas, saan napupunta, savings, ganyan. So, lahat yan, kailangang aralin. So, talagang ang ma-recommend ko when it comes to money, huwag ka masyadong magtiwala sa ibang tao, kahit pa friends mo yan or family, kasi you are responsible with your hard-earned money. And pag nangyari nga yung mga scam or pag naloko ka, you cannot blame anybody but you. Yeah. Number five, guys, is don't follow a bad mentor. So bakit kailangan nating i-check yung mga mentors? Di ba, nababasa natin sa mga libro na kailangan natin i-follow yung magkaroon tayo ng mentor. But nowadays, kasi you need to do a background check dun sa mentor na kukunin mo dun sa negosyo. May mga ano ba siya, testimonials, realistic ba yung mga negosyo niya, may success na ba siya, meron ba siya talaga mga tinatawag na stepping stones or success na real na may negosyo siya, or he walk the talk na tinatawag yon. So you need to have a due diligence do sa
mentor mo. Kasi sa amin, kasi honestly, we got a bad mentor talaga. It's a very bad mentor sa amin. Kasi nga is pinautang kami, di ba? Tapos pina-resign kami sa job. Tapos focus din sa negosyo, which is hinahabol lang nila yung benta ng produkto. Hindi ka dinidevelop as a person na meron kang business skill, leadership skills, communication skills. May mga training but it's not worth it na ma-develop ka sa ganong degree of that business. And partly kasi immature pa kami niyan. Honestly, immature. Kahit na anong gawin namin, hindi na doon. Hindi, or hindi para sa amin ba? Yung alam ko yun, na-realize ko rin. Doon sa experience niya, no, dear? Sa experience niya yan. Yung sa amin, yun nga, yung mentor, yung pina-resign kami sa work, and then, yung way bad talaga eh. Hindi siya nagtuturo ng tamang example. Yun. As a leader of a business. Tapos hindi pa tayo, hindi siya walk the talk. Kasi, we're deciding to go back to a job, tapos guilty tripping ka. Hindi, kailangan focus mo sa negosyo mo, ganyan. Kahit na wala ka ng kinikita. Kahit nakikita nila na ugutom ka na wala ka ng pera. Oo. Nangyari sa amin na parang para kaming blind followers na tinatawag. But syempre at that time, alam natin, sundin lang siya. Oo, yeah, sundin na sundin. Parang isang manipulative state na hindi na siya healthy. Yeah. Magiging toxic na siya. Then, hindi na win-win. Yun yung word na, kailangan kasi sa negosyo sa partnership, win-win. Eh. Hindi naman, lagi silang win, sila yung kumikita, ikaw hindi. Mm-hmm. Diba? So, hindi ganun eh. Yun yung naramdaman ko talaga na parang, ito yata, mali yata ito. Doon nangyari. Kaya ako'y kumalas doon sa mentor na yan. Ako yung unang kumalas, honestly. Bumalik ako sa work. Kasi wala nang kinikita eh. Mm-hmm. Papayaga ba kung you will pursue a business na hindi ka kumikita tapos nagugutom ka? No way. No way, Jose, for me. Gutom na ako tapos hindi ako kumikita. Disappointed. Sira na yung pangalan ko sa mga kaibigan ko. Nasira yung sa family ko. Then, financial shambles. It's not a good mentor, honestly. It's kind of bad ways yung tinuro niya sa amin. Oh, yun. Yun lang talaga. It hurts. Pero it's part of the learning experience. Part yun ng ating tuition fee. It's learning. Yeah. Yeah, we learn a lot. We lost and we learned from that. Naging ano kami, more wiser, more vigilant. We become more sa confidence na yun. Actually nga, may part 2 pa nga yun, this is a real estate, but we will talk about it in other episodes on our podcast, on this video, on YouTube, and at saka sa podcast. We will work on that podcast. Intayin nyo, we will release our first podcast sooner or later when we finish this session, the Voice of Experience session here. You have to follow, guys, our videos, our podcast. Like I said, this is our first episode. Please support us for that. Okay? May masasabi ka pa ba about finding mentors? Or don't follow a bad mentor. Yeah, yun yung number 5 na don't follow a bad mentor. So, due diligence, background check, yun. So, check nyo yung kung nagbe-business ba talaga siya o mentor-mentoran lang siya. Ano yung, how does he handle yung finances niya? Bound din ba siya sa utang? Utang din ba siya ng utang? Kasi may mentor na ganun eh. Yung mauutang siya sa'yo, tapos mauutang din siya sa mga kakilala mo, which is very wrong. That's what happened to us. Parang kami utang ng utang ng utang. Tapos yung legal, meron siyang legal troubles. Mga discover may kaso. May kaso.
So find a good mentor. You have to find guys na credible. Yes, credible. When starting a business. Capable. And ano, he can walk the talk. Hindi lang pwede yung kumita ng ganito, papakita sa yung pera. Oo, i-hype ka. Tapos yung kotse. It's not that eh. Kailangan mong ipakita mo na you're the person, you embodied mo yung ganon. Kailangan ipakita mo eh. Kaso, you never show it. Kaya ipakita mo na what's the process on a certain negosyo. But we learn a lot on that. Still, it's part of ano, life experience. So, yeah, we learned a lot talaga. Kung naloko na kayo guys or nagkamali ko, it's okay. Like kasi nga, tuition fee na yun. And you learn a lot on in yung character building, yung money management mo, yung business skills mo, na-upgrade, mali-level up because of certain ways. Malalaman mo rin yung way of the trade of a certain business type network marketing. Iba yun eh. Iba yung iba kasi kung natutunan mo na talaga yung ano eh, sa pagkakamali. Yeah. Mm-hmm. So, don't give up if you really want to do this. Until now, we're searching new opportunities, we're looking about other businesses. We felt nagkaroon rin kami ng kapalpak sa mga dropshipping namin sa real estate din. And still, we're still growing and learning, guys. Hindi pa rin tapos ang storya namin pagdating sa paghahanap buhay. Still naghahanap buhay kami. Hindi kami yung minsan nagkakaroon ng pagkakamali or yung anong tawag ng setbacks. Setbacks is a setback but it's not giving up. Yun yung sa akin. Yan. Any information pa na gusto mong i-share sa ating... Okay na yun. Find a good mentor. Yan. So, yun lang yung ma-i-share namin sa inyo regarding about entering a business. That five don'ts na entering a business. Guys, just follow us into our social media and to our podcast. Voice of Experience and my channel, Benjamin Palawan, still growing, and please support it, subscribe, like, share, and follow me on my social media, guys. Mm-hmm. It's okay. So, dear, go. Ayun. So, hopefully, marami kayong natutunan na na-pick up na information sa aming mga advices from our mistakes. So, good luck sa inyong future business ventures. So, hopefully, yung mistake namin ay makatulong sa inyo para ma-jumpstart nyo ang inyong mga business and side hustles. Okay, and we're finishing this podcast or this video. So, please support us. The Voice of Experience. So, yes, Voice of Experience. So, see you in the next episode, guys, for the Voice of Experience. Bye now. Bye. Thank you so much for watching. See you again on my next video.